natapos nga ang game number 1 dito nga sa pagitan ng Dallas Mavericks kontra dito sa Boston Celtics dito nga sa NBA Finals. At narito nga daw ang ilan sa mga dapat improve ng Dallas Mavericks ayon sa isang NBA analyst na si Andrew Burke. Kaya nin pa kaya dito ng Mavericks na makabanse? Tara't pag-usapan natin yan. Tapos na yung game 1, pero kung napanood nyo yung video natin, dito nga sa naging komento ni Magic Johnson dito sa magiging laban ng Mavericks at Boston Celtics, ay tila nga ba perpekto in punto ang kanyang lahat ng sinabi dito sa kanyang social media account. Gaya nga doon ang ini-expect na kapag naging maalat ang isa dito kala Luka Doncic at Kyrie Irving, ay tila nga ba daw medyo mahihirapan ng Mavericks dito nga na makarecover. Like nga daw dito sa Boston Celtics na kahit naging maalat dito sila Jason Tatum at Jaylen Brown, ay tila nga ba daw kumpleto sirikados dito ang Celtics na maaaring tumulong sa dalawang players na to. At yan nga mismo ang nangyari dito sa game number 1. Saktong sakto, walang pagkakamali dito si Magic Johnson. Naging maalat dito si Kyrie Irving na kung saan nakapagdala lamang ng 12 points, shooting 6 out of 19. At ang mas malala pa niya, no, 0 out of 5 siya dito sa kanyang 3-point field goal. Kaya ang nangyari, parang na solo carry dito ni Luka Doncic na kung saan nakapagdala naman ng 30 points, kung saan medyo mid-level ang kanyang shooting with 12 out of 26. Ang inaasahan nga nila dito na katulong na si PJ Washington ay naging maalat din ng gabi. Ito mirin ng 0 out of 3 dito nga sa 3-point line. Ilang banda medyo kabaliktaran naman ang nangyayari dito sa Boston Celtics. Kaya nga na sinabi dito ni Magic Johnson, kahit nga daw maging maalat dito si Tatum na kung saan tumira lamang ng 6 out of 16, at nakapagdala lamang ng 16 points ay nandyan naman ang kanyang mga kakampi. Kung titignan natin yung starting lineup dito ng Boston Celtics ay lahat sila dito ay nakapagdala ng double digit. Ang mas masakit pa nito, no, yung pagbabalik dito ni Kristaps Porzingis na kung saan kumamada ng 20 points, shooting 8 out of 13 at 2 out of 4 from the 3-point line. Sabing tulong yung ginawa niya dito sa Boston Celtics, not mentioning yung 3 blocks na nagawa niya dito sa game 1. Kaya naman natapos yung laban sa final score na 107-89. Pero narito nga ang ilan sa mga binanggit ng isang NBA analyst para nga daw magawang manalo dito ng Mavericks sa game number 2. Ang unang-unang dapat gawin nga daw dito ng Mavericks ay mag-start ng mabilis at iwasan ngang ma-left behind ng 10 points dito nga kontra sa Boston Celtics. Eh throughout the game ay nag-aabol ng double digit ng Mavericks dito nga sa Boston Celtics na hindi magandang senyales para matalo ang Celtics. Naman sa game number 2 ay kinakailangan nilang mag-start ng mabilis para mapilitan ang Boston Celtics na gumamit ng forced timeout. Kapag nangyari daw yan ay magandang sign to para sa Mavericks. Dagdag pa niya, no, ang mga dapat gawin daw dito ng Mavericks ay iikot ang ball at iwasan na huwag masyado magkaroon ng mga iso basketball. Ilang masakit niya no, nagkaroon lamang ng 9 assists dito ang Mavericks at 1 assist lang dito si Luka Doncic. Nga daw kayo pwede mag-expect na mananalo kayo na ang superstar ninyo na nag-average ng 10 assists ay nakagawa lamang ng isa dito nga sa game number 1. Ang isa daw sa pinaka-strength dito ng Boston Celtics ang kanilang magaling na one-on-one defenders. Kaya naman kapag nagkaroon ka nga daw dito ng mga iso plays, check daw na mapapasa kamay dito ng Celtics ang laban. Kaya naman kung gusto nga daw nilang manalo dito sa Celtics ay kinakailangan nilang iikot ang bola nga daw magkaroon ka ng mga better shots. Ito naman daw kay Kyrie Irving, isa daw sa pinaka-pinpoint dito para kay Uncle Drew ay kinakailangan niya pa nga daw mag-step up dito sa game number 2. Talaga naman daw expected na dito ng Boston Celtics sa dalawa sila dito ni Luka Doncic ang gagawa para sa Mavericks. Itong mga conference finals ay nagagawa nga mag-step up dito daw ng mga kakampi niya. Dito nga daw sa NBA finals ay iba na ang usapan. Kinakailangan na nga daw gumawa dito ni Uncle Drew ng paraan dahil siya at siya lang naman daw ang aasahan dito bukod kay Luka Doncic. Kung mag-average ulit sila dito ng 60 points combined with Luka, ay talagang magiging malaki ang chance nila lalo na tutulong pa dito ang ilan sa mga kakampi nila kagaya na lamang nila PJ Washington, Daniel Gofford, Derek Lively II, and Derek Jones Jr. Depensa naman ng pag-uusapan, okay naman ang pinakita dito ng Dallas Mavericks dito sa game 1. Pinaka-pinpoint nga lang dito na kung saan nagkaroon nga ng pinaka-bad defense ng Mavericks ay nitong first quarter. Nakarecover naman sila dito mula second hanggang fourth quarter.
Kaya naman kung mapapanatili daw nila ang ganitong depensa sa game number 2 ay malaking malaki ang tsansa dito ng Mavericks na matalo ang Boston Celtics. Gayun pa man, for sure magkakaroon din ng adjustment dito ang Boston Celtics, lalo na't susulitin na nila itong home court advantage nila dahil sa game 3 at 4 ay sa Dallas Mavericks naman.